ahead. Okay, magandang hapon sa inyo. At from boxing, ang ating idol, ang parang si Yumir Marshall. Lumipat naman tayo sa isa pa nating, masasabi natin, mayanay natin hopefully sa Milo Junior Athletes of the Year ng PSA. Siya po ay isang 13-year-old standout na kamakailan lang nag-uwi na mga samot-saring pangangal at di na mabilang na national records. Imagine yung isang record niya, inabot niya ng dalawang dekada bago niya makuha yung national record na awak niya sa backstroke. So ikukwento natin siya ito, ang mga nangyari sa kanya this year. Makasama po natin ating swimming buddy G na si Jamesray Ajido. James, magandang hapon sa inyo and happy new year. Magandang umaga po. Hapon na po! Hapon po. Hapon, sorry. Kasi kanina, ang aking interview kanina kumaga si parang Yumir Marshall na yun naman, si parang Kuya James naman ang ating mga kasama. And para mag-added ng spice and flavor natin, kasama din ang kanyang mom na si Ma'am Lovell Soriano-Ajido. Ay, Ma'am Lovell, magandang hapon. Hi, good afternoon everyone. Good afternoon, sports PH. Tama ba? Sports Corner PH, yes. At alam niyo naman at Sports Corner, kilala natin bilang isa sa mga tagapagtaguyod ng ating mga grassroots, mga professional sports, yung mga sports na bigaan ng kakilala, mga kilalang sports na binabypass na sa mga iba pa mga mainstream media. So salamat sa oras, James and Ma'am Lovell, sa oras sa pagbibigay sa atin ng panahon para makapagkwentuhan niyo sa amin kung anong nangyari sa inyo 2022 campaign. Pero kamusta kayo na yun? Naka-off season na ka na ba during the holiday season, James? Kasi before the show, nagbakasyon kayo sa Cebu, doon kayo nagpasko. Nag-relax na siya. James, kumusta ang inyong training niya? Wala pa pang training. Rest po muna. Okay. Lovell, kumusta ka na yun? Mabuti naman. Pagod. Galing sa bakasyon sa Cebu. Yun. So currently, si James po ay miyembro ng Antipolo Gems. Yung club na nilerepresent nyo, di ba? Yes. Antipolo Gems C Scorpions. Okay. And first of all, kwento nyo sa amin para sa ating mga tagapanood, tagasubaybay sa amin. Kung paano ba nag-umpisa ang inyong swimming career? Siguro umpisa natin kay Lovell. Kailan ba siya nag-umpisa na mag-swimming? Nung una ba, may takot ba sa tubig? Pero na-overcome ito with your encouragement and your support. Yes. Yeah. Actually, ang plano namin for him before was to have a basic swimming lesson kasi worried kami pag nag-outing. Siyempre, alam mo naman mga bata, malikot sa pool. Ayaw namin silang magkaroon ng hindi magandang pangyayari like ma-aksidente or malunod, no? So we decided to enroll him sa swimming lesson sa Assumption na in-encourage ng sister ko rin na paturuan siya ng basic swimming lesson at the age of 8 years old. Since then, yung kanyang coach, during the training, during the lesson, nakitaan na siya ng, sabi nila, dulas daw sa water, which is, hindi ko talaga siya naintindihan at first. So, after ng mga basic training niya, nalalaktawan niya, instead of mag-advance, nag-shift na siya agad sa competitive kasi mabilis niya nakukuha yung mga instruction at na-execute niya yon ng tama. Then after 2 months of training, nag-join na agad siya ng competition. So from there, nag-start na yung mga medals niya at the age of 8 years old. So hindi ito pandemic time, no? No. Okay. Sino pa ang unang coach na nagtulak sa inyo at anong mga factors kung bakit napursue mo ang iyong pangarap na maging world-class swimmer balang araw? Ito na niya, ang nangyari, naging isang national record holder ka na ngayon at isa sa mga most outstanding swimmers ngayong taon. James, sino bang unang coach mo?
Ang unang coach ko po sa Assumption po si Coach Malu. Ayun po, nakita po ako ng potential. Sinundan ko lang po yung pagte-training, hard work, tas obedience po sa parents. Ayun po. James, can you say yung inyong idol ninyo pagdating sa swimming? Sino ba ang idol ninyo? Si Michael Phelps po. Nung po talaga ako na-inspire. Si Michael Phelps, yun yung ating Olympic gold medalist sa mga editions noon ng Olympic Games. Anyway, saan discipline ka mas maasa may expertise? Kasi medyo difficult to ask for. Merong breaststroke, butterfly, backstroke, freestyle, individual medley. Saan ka mas maasa? Mas magaling. So, fly po. Butterfly. At bakit butterfly? Ayun po yung pinaka-favorite kong stroke. Ayun, tsaka po backstroke. Okay, butterfly saka backstroke kasi nakapag national records niya. Okay, walk us through ko anong typical day of a life ng isang Jamesray Ajido. At least pinaprioritize niyo yung mga training niyo sa swimming, of course sa inyong club, sa national team na rin. Tapos of course, hindi mawawala yung pag-aaral, syempre. James. Ayun po, hindi na pinapabayan yung pag-aaral, may yung eating healthy foods, yung paglalang training, hindi pa nawawala yun sa araw-araw kong ginagawa. Okay, so sa nutrition part ito, bukod pa rito, meron pag strength and conditioning. Yes po. Meron kang idadagdag, Ma'am Lovell, when it comes to sa pag-balance ng training, pero po sa pag-aaral niya ng inyong anak. Yeah, very detailed kami when it comes to mga activities ni James, no? Kasi ayaw rin namin siyang yung manawa or something, hindi na siya excited. So, binabalance namin in terms of like yung magjo-join siya ng mga competition, not tapos yung kanyang mga sleeping habits niya rin, we see to it na it's always on time. He has enough time to rest or sleep. Tapos yung mga food preferences mostly are mga vegetable, fruits, not much with the fatty foods talaga sa kanya para hindi siya maging bulky or something. Tapos what else, anak? Sa kanyang studies, yeah, nakatutok din talaga kami, both kami ng husband ko. Talagang super hands-on kami as parents for him. Kasi para we see to it na yung journey na i-enjoy niya along the way. Hindi siya parang nagsasawa. And throughout the years na nandun ka sa inyong swimming career path ninyo, medyo nakitaan nyo ba ng mga magagandang improvements sa mga strokes at sa mga record times na nakuha nyo, James? Yeah. Opo, mabilis po ako nag-i-improve sa mga trainings. Mabilis po nakakakuha ng mga best times. Ayun po, nakitaan po ng mga potential. Pero bukod pa rito, alam ko, meron kang pananampalataya sa Diyos kasi usually every time may mga Sunday services kayo sa inyong church, talagang binibigyan niyo ng oras ang inyong faith sa Panginoon and of course yung support system na binibigay ng inyong parents. Bakit pa ba halaga sa inyo? Okay. Kasi we believe, no, that with God all things is possible. And as a parent, we raise them up in a godly ways. Para hindi sila no compromising, yung lumaki sila doon sa purpose ni God sa life nila. Kung ano yung plans ni God sa buhay nila, yun yung kanilang lalakaran. No? Hindi yung mga worldly things. Kaya very strict din kami when it comes to spiritual ng mga anak namin na we see to it na talagang
nakikinig sila ng maayos sa magulang nila, in-honor nila yung parents nila, nag-obey sila sa parents nila, at talagang nagtatrust sila kay God. If you will ask James, how many times he prayed during the competition, ilang beses? Madami. Hindi ko mabira. Yeah. Kasi he knows that his strength is not only from him, it comes also from the Lord. Of course, huwag natin kakalimutan na magdasal bago at pagkatapos niya ng competition. Kaya hindi nawawalan sa inyo yung kaba o precious sa inyo dahil medyo meron Diyos na kinakapitan ninyo at pinapasalamatan ninyo. Okay, so medyo imposible ang inyong 2022 campaign para sa inyo, James. Ito na yung mismong pagbabalik niya ng mga swimming competitions magmula ng 2 taon na nakalipas. Magmula nitong pandemic ito, medyo maganda yung pinakikita mong records na set ninyo nationally this year. Upasahan natin dito sa una, yung sa age group last June. Nakamit mo yung records nyo sa 11 to 13 boys, 50 meter butterfly, and then boys 200 meter backstroke. Then nagtuloy-tuloy na ito agad sa mga Grand Prix legs. Marami ka natin na records, lalo na sa butterfly na 13 and under, 100 meter. Yung isa nga, inabot pa ng 20 years o 2 dekada bago niya ma-achieve yung national record. So tell us more dun sa assessment sa inyong record-breaking performances dun sa mga local meets, lalo na dun sa PSI long course at of course yung Pinis long course dyan sa New Clark City, James. O yan, naayos yung camera. James, your assessment pala dun sa local competitions. Ano daw assessment mo? What can you say? Maganda naman po yung mga resulta. Dahil sa mga hard training ko, maganda yung mga resulta na na-achieve ko. Ako ang best times and records. Ayun po. Si Ma'am Lovell, meron kang idadagdag din na masasabi. During the training din kasi, si Coach Ramil, he see to it na hinahanda niya yung mga swimmers niya para sa mga competition, lalo na if it is long course, distance, or short course, talagang during the training pa lang, he see to it na na-achieve ng mga swimmers yung time na isiniset niya. So, pagdating ng competition at in-execute na nila yung mga event, talagang nahi-hit nila yung target. Kasi doon pa lang sa training, their coach is na kukuha na nila yung time na yon. Tapos, pagdating na ng competition, nakikitaan pa namin si James na nabababaan niya pa yung sinet na time sa training. Sa actual, mas bumababa yung time. And apart from those records na nakuha from June up until November, bago yung competition na yun, na-register na markaan, napansin ka rin ang Pinis. Kaya kinuha ikaw bilang isa sa mga ambassadors. Sabali, yung Pinis, yung sumagot din sa ilang mga equipment ninyo, like yung mga swimming trunks, swimming caps, etc. etc. Short course po, parang in-scout na po ako na napili po ako ng ambassador. That was last April this year. Nagkaroon ng short course competition ng Finis. And lahat ng event na sinalihan ni James, ay isang silver medal lang. The rest are gold medal. So from there, nakitaan siya ng Finis ng mark of excellence. Kaya he was chosen as a brand ambassador or junior brand ambassador ng Finis. So bukang magtuloy-tuloy pa rin yung suporta ng Pinis hanggang sa 2023 para sa kay James. Alam natin yung Pinis, isa sa mga avid supporters niya sa grassroots development ng swimming sa atin. Yeah, oo. Continue on. And we're so thankful and grateful kasi not only yung mga training equipments but also yung mga jammers na sobrang ang gaganda talaga. During the competition, na-enjoy ni James yung ano
ganyang performance wearing those Finnish jammers. O nga eh, pag nakita niyo yung mismong brand na inyong endorse, talaga nakaka-inspire talaga na magpursige at paalagaan itong mga yes. performances sa Finnish. And of course, isa sa mga nag-embark niya sa inyo kung bakit nagtuloy-tuloy nga ang suporta ay dahil sa motivation at added boost ng inyong coach na si Coach Romel Luste. Kaya nga may support system din, hindi lang sa parents, kundi sa inyong coach Santi Polo. Yes. Mahalaga sa inyo na may masasandigan ka na suporta yung guidance na binibigay sa inyo ni Coach Ramil. Si Coach nakakatuwa siya. He's so passionate, no? Kahit minsan, konti lang yung swimmer niya, he's always on time, dire-direcho, wala siyang pakialam kahit may dumating lang ng mga 5 or 7. He's always on time. Tapos siya pa minsan nag-aayos ng mga ropes or what you call it? Lane line. So, makikita mo yung heart ni coach. So, pagdating na sa training, ramdam namin as a parents, pag nanonood kami, na talagang si coach, he see to it na yung mga swimmers niya, nagagawa yung best nila. And we're so thankful for Coach Ramil regarding that. Kaya happy kami, kaya ayan yung result ng performance din ni James. At ngayong buwan lang, lumipad ka papunta Malaysia para sa, ito yung unang competition nyo international. Yung CH group, ay, hindi pala? But, you know, si James kasi, he's been competing international by invitation. But this CH was the first international competition niya under Philippine team. Okay. Pero hindi ito yung talagang unang international competition para sa kanya? No. I believe ito yung first international during the pandemic, no? Yes. Oo nga. Salamat sa paglilinaw. So, first international competition since the pandemic, ito yung CH Group Championships. Yes. May 19 na Pinoy tankers at sumali, pero ikaw yung isa sa mga golden boys na nagawi ka ng unang ginto sa 100 meter backstroke 20 and under. Tapos may bagong age group record ka pa sa among other medals na nakuha niyo ninyo, lalo na sa team relay. Pero bago natin kwentuhan yung performance, kumusta nga pala yung preparations ninyo para sa CH group na unang international tilt magmula nitong pandemic? Ayun po, with the hard trainings, sa pag-obedience sa parents and sa Lord, sa pag-pray and discipline din yung sleep schedule, yung pagkakain, healthy foods, and with kaya yung mga land training, ayun po. Dun po na-prepare para sa CH. By the way, Ma'am Lovell, you were there, witness yung mga performances ni James noong CH group. Tell us more about yung preparations overall nga ni James, magmula nung, of course, nagkaroon kayo ng group training hanggang sa lumipad kayo ng Malaysia? Actually, aside from training dito sa Antipolo, they also have training in Ultra. I think for 2 months, every weekend, no? So, nakatulong din yun kasi maganda din naman yung program nila doon in preparation for the CH. Pero yung training for the CH, iba, no? Mas yung level noon mas mataas or kasi syempre if you're competing outside the Philippines, knowing yung mga kalaban mo, they are the finest of the kumbaga they're the best of the best in their country. So nag-iba rin ang program ng training nila with Coach Ramil for them to be prepared to compete with other swimmers in different countries. So medyo mahirap talaga in a sense na nag-training din sila twice a day, like morning and in the afternoon, para mas lalo silang fully equipped na makipagbakbakan sa mga swimmers abroad. And
nakita rin naman namin din yung outcome ng mga hard training nila here sa Philippines nung nag-swim na sila doon. Some na mga kasama ni James, ang gaganda ng mga time nila and it was their best times, no? So nag-improve. Kaya yun, happy kami for that and for them. At dito sa Mission CH group, nagkita-kita rin kayo ng iba pa mga very supportive mga parents, mga swim moms at swim dads. Yeah. So, yeah. Very supportive sila na napanood nila sa mismong venue yung kanilang mga anak na nakapag-ginto, nakapag-silver, nakapag-bronze dun sa nasabing meet. Nagkipag-usap ba kayo? Nagkipag-band kayo sa isa't isa? Oo, yes. Yeah. Yung mga experiences, yung mga excitement naming mga mommies, yung mga nag-cheer. Siyempre, cheering for the country. So yon, we enjoy. Nag-enjoy talaga kami ng sobra kasi seeing your son na nag-swim for the nation, for the flag, di ba? It's an honor and privilege dahil hindi naman lahat nabigyan ng chance to do that. So, sobrang happy kami dun sa experiences namin ng mga mommies and daddies doon sa CH. Ito na, yung ating assessment sa CH group. Marami kang naiuwi ng mga medalya doon. Ano nyo sabihin kung ilan na mga medals doon noong CH group? Itemize yung mga nakuha mong medals. Sa first event is the one back, gold po, and then one fly, silver, then second day 50 fly gold, and then bronze in relay 4 times. Wait. 103. Yeah, and then the third day four times 100 medley. There another relay, the 4 times 100 medley. Silver. And 5 medals in all. Okay, so 2 golds, 2 silvers, and 1 bronze medals in both individual at the medley events. At ano masasabi niyo sa inyong outcome na performance niyo during the meet? Anong observations niyo? Observation ko po ay nag-improve naman pa yung mga time ko. I did my best sa mga swims. And good po yung mga results. And ano masasabi nyo? Dahil of course, sa dami na nakuha ninyong mga medalya at mga records na na-attain ninyo this year, ikaw yung napabilang sa mga swimmers to watch out for in the coming years, in the future. Namalain natin, magiging future Olympian Sunday. Ito din ba yung pangarap nyo na maging Olympian, kagaya nga ng mga idolo nyo, si Michael Phelps, sa babae, si Jasmine Alcaldi, at yung mga nakaraan, si Remedy Rules, at si Luke Gebi. Pangarap ko po maging Olympian and a world record holder po. Okay, kay Ma'am Lovell naman, balikan kita. Pero bago yan, napapasalamat muna tayo sa aking nagbigay ng kalendaryo. Nagpabili ako sa kanya. Ito yung wow! Yung desk calendar galing kay Ma'am Rio de Lugno. Binili ko nga yan for 769. Ganda. Nampok natin yung iba't ibang mga pictures ng iba't ibang mga athletes in action. Bumili na kayo ng copy pagdating ng January. Itong 2023 sports calendar ni Madam Rio. Magkipag-message na lang po kayo sa kanya. Yes. Para mag-order. Now, let's go back to Ma'am Lovell. Kamusta ang samahan ninyo with the other swimmers na nakasama ninyo sa delegasyon? And do not forget yung support na binibigay sa inyo ng PSI ni Ma'am Lovell. Nasa kabila ng, of course, meron tayong mga recent developments. Ayoko lumunta mag-react dun sa mga controversies na nangyayari ngayon sa Philippine Swimming. Medyo unprofessional kung may tatanong ko yun. Pero alam natin na BSI, nagbibigay pa rin sila ng assurance at support sa inyong swimming career ninyo, Ma'am Lovell. Yeah, thankful din kami kay Miss Lani and the BSI regarding sa sponsorship ni James na wala kaming binayaran. All expenses paid siya after the last centavo. Yun, support, nakasupport naman sila in terms of that.
And we're so grateful and thankful. Pero alam ko, ang mga nangyari ngayon sa PSI, medyo masaklap nga nangyari. Pero of course, tuloy-tuloy pa rin yung binibigay na sa at assurance. Hindi nila pinababayaan niya yung mga atleta nila. Kahit alam natin meron mga circumstances yung mga nangyayari. At sana, we look forward for a better Philippine swimming. Kung ano man yung magiging susunod na organization. O kung PSI pa rin yung magiging body nila. Kasi alam niyo naman siguro yung mga nangyayari nga sa PINA. Pero hindi na natin pag-uusapan pa kasi ayaw. Actually, incident lang sa amin yung mga ganyan. We don't entertain. Focus lang kami dun sa anak namin. Okay, so medyo mag-prioritize natin yung improve panlalo at mag-endure enhance pa ng inyong swimming career. Ano susunod para kay James sa taong 2023? Ano ba may asa natin na mas magiging improve ba ang skills niyo pati yung mga record times na mabe-break with the help of your coach and of course yung suporta ng families and friends niyo? For year 2023, we're looking forward that James will be joining sa Batang Pinoy kasi never pa siya nag-join tsaka yung palarong pambansa. So, if there will be an international opportunity, why not? But mainly, dito muna kami sa local, magjo-join ng mga competition. Pero sayang, dahil magkasabay pala yung CH group, saka yung national finals, hindi kayo na bigyan ng opportunity. Kasi alam natin, medyo magiging scheduling conflict nga yung nangyari sa Batang Pinoy at of course yung CH group. Kaya mas pinili na lang na sumabag munang internationally. Yes. Pero pagdating ng susunod na edition ng Batang Pinoy, dun mo na lang isasabag natin si James. Pero nakadepende pa rin sa schedule. Yes. Okay. Sa taong 2022, pero bago nating ingan yung final question si James, ano na lang ang magiging payo ninyo sa iba pang mga mommies, mga parents, mga daddies na nais i-pursue yung kanilang anak sa swimming career and of course sa pag tuto nila sa iba't ibang mga sports. Ano na lang may papayag niyo sa kanya? Kami kasi, based on our experience, no, I'm talking with our experience, nakikipagtulungan kami sa coach. Hindi, kumbaga kami, hindi lahat inaasa namin sa coach. We also do our own homeworks. Yun, by helping our swimmers, si James, yung sa mga nutrition, sa mga discipline when it comes to sleeping, yung mga ganong bagay. Tapos, sakto lang, hayaan na yung mag-enjoy yung mga anak nyo during their journey. Encourage them to be the best version of themselves. Tapos, kailangan with proper guidance, especially in spiritual, para hindi maligaw, hindi ma-out-focus, hindi ma-distract. Kasi ang mga kabataan ngayon, lalo na social media, ang laking influence, di ba? Tapos, yung time nila, minsan most of their times, nasa virtual. Kami, we discipline them, meron lang silang time to use gadget or we limit their behavior in terms of mga social media engagement. Kasi mahirap na eh. Iba na yung mundo ngayon. Pag hindi mo sila nag-guide properly, yung mundo ang mag-aano sa kanila, mag-guide. So kami dito sa bahay pa lang, we discipline them. And meron kaming mandate na obedience. It's so important to them na nag-u-obey sila sa parents nila at hindi nila pwedeng i-dishonor or i-disrespect ang magulang. At alam ni James yon. And we're so thankful din na we are guided by the Lord how to raise them well. So they could be a blessing sa kanilang generation and to the nation. Kaya nga merong isang Bible verse, hindi ko matandaan ko ng verse. Eh. Of course, honor thy father, honor thy... Yeah. Of course, family first, ika nga. And God first, syempre. Pero yeah. Last question, James, sa taong 2022, describe mo naman sa amin,
kung ano ang memorable moments mo sa nagdaang taon, and what you look forward to pagdating ng 2023 as you embark on more competitions pa in your swimming career? Memorable daw. yung pinaka-memorable na nangyari sa akin is nung finish po nung short course na nakuha po ako ng ambassador, and yung nagulat po ako na nakuha ko ng ambassador. Napaka-thankful ko po sa finish and kay la mami sa guidance at sa Lord for blessing us. Ayun po. At yung goals niyo, expectations for next year? And my expectations sa Batang Pinoy po ay na makuha ko ng more records sa darating 14 years old ko, na mabit ko mga records sa age ko, sa age group ko. Ayun po. It's a rare sight to see na mother and son na tandem na magkasama natin. Lalo na, nakaka-inspire nga pa sa akin yung na-interview ko, yung mga parents at yung mga anak na ma-feature yung kanilang mga tagumpay sa aking page. Of course, alam natin, may mga ilang mga interviews na magkasama yung mga magulang nila. But I'm so thankful for you, James, sa inyong journey sa 2022. Pero bago ka magbitaw ng inyong uling salita, kayo ni Ma'am Lovell, thumbs up and smile pa sa ating regular picture. 1, 2, 3. Ayos, ayos. And thank you so much, James and Ma'am Lovell. Para matapos na po itong usapan natin, baka pwede ninyo maglaan kayo ng panahon na magpasalamat sa lahat ng mga sponsors. Shoutout na rin sa lahat ng mga kaibigan, friends, at kay God na naging inspirasyon niya kung bakit ka nag-pusigi at matagumpay ka sa inyong career path. James muna. Unang-una sa lahat, I want to thank the Lord for giving me the strength and speed na kailangan ko sa mga competitions. Makabreak ko mga record. Nagpapasalamat po sa mga saint niyang binigay and protection sa amin kahit saan kami pumunta. Second, sa parents ko, I want to honor them and thank you sa guidance nila, sa pag-support and motivation nila. Ayun po. And then sa mga sa coach ko, nagpapasalamat din po sa kanya sa pag-training sa amin. Hindi po siya nagsasawa pag training sa amin. May passion po siya para sa amin. Ayun po. And then, I want to thank Finis sa pag-support din sa akin sa mga gamit and goggles, trunks, para sa mga competitions. Ayun po. Si Ma'am Lovell naman, ang inyong pasasalamat on behalf of James sa mga supporters. Yeah, ganun din. First of all, we want to thank the Lord for the goodness na nararanasan namin. Yung blessings na binigyan kaming anak na katulad ni James. Tsaka yung provision niya sa mga competitions ni James, pati dun sa strength. Tsaka thankful din kami dun sa coach ni James, kay Coach Ramil. If not from Coach Ramil also, James wouldn't be where he is right now. Yung passion, yung love ni Coach Ramil for the swimmers and doon sa job na in-entrust sa kanya, talagang Coach Ramil is doing his best din talaga. And we also want to thank Finis Philippines na ginawang ambassador si James at hindi na kami bumibili ng jumpers. Provided na yung mga swimming swag or gears ni James by Finis. And also dun sa mga nag-sponsor at tumulong sa team nila James para sa CH allowances. Thank you everyone. And sa mga nag-pray for us, yung church na naka-backup sa prayer, our head pastor, my sister. Thank you dun sa family and relatives. And also dun sa C Scorpion family, sa club dito sa Antipolo. Thank you also for cheering with us, cheering for James, and for the school, for rooting for James.
Yun. Thank you, everyone. Yun. And nagpapasalamat kami ulit, James, at kay Ma'am Lovell. Siyempre, huwag natin kakalimutan ang pasasalamat, siyempre, sa Panginoon na, of course, naisilang na tayo noong 25. At sa inyong pamilya, kung bakit you have strived for the best and better sa inyong swimming career. At tumabad kami ng gusto upang makuha nyo yung records whether sa national and hopefully sa Southeast Asian level. And malay natin sa Asian level na rin kung saan. So we look forward to talk to you again at malay natin, i-manifest natin kay God willing. Baka makuha nyo na yung inasam na SEA Games spot at always stay positive lang at iwasan na rin yung mga activities sa kanyang mga buhay, of course, mga issues surrounded niyan yun sa swimming. At asahan ko po na patuloy po namin susuportahan at gagabayan po kayo kung naman ang inyong tatake paglandas sa inyo. So again, James and Lovell, maraming salamat. All the best. Thank you also, Sports Corner PH, for having us for this interview. We really appreciate this. Thank you. Ayun, salamat sa pa-compliments ninyo at we look forward to see you again at makita ka namin sa Southeast Asian Games, James, and of course, lagi niyong kasama ang Sports Tona PH sa inyong kampanya ninyo sa mga international competitions. Bye! Maraming salamat and Merry Christmas! Bye! Sports Corner PH! Thank you! God bless! Happy New Year din! Happy New Year! Happy New Year!